Yo, what's up mga kay-puffin? Welcome back dito sa second channel natin. So ngayong araw na to, inaya ko ng pinsan ko pumunta sa isang lugar kung saan maraming ilaw. So maganda daw yung illumination doon. Sa may Marunouchi daw. So doon tayo pupunta. Ang gagawin natin, isasakay ako ng train. Hindi ako magbabike ngayong araw dahil magkikita kami sa Kamata Station na naipakita ko na rin sa inyo. So first time ko sasakay ng train ngayong araw na to mga kay-puff. Kaya nagtanong-tanong ako kay tita kung ano mga pipindot-indol. Dahil nga, hindi pa ako nakakapunta doon at hindi pa ako nakaka-testing. So parang wala naman pala siyang halos pinagkaiba sa MRT at LRT. Party doon sa atin. So ngayon, samahan niyo na ako. Alright, so ngayon naglalakad na tayo papunta dun sa station mga ipaf. Lalakaran ko lang siya. Ito nakikita nyo kalsada, sigurado kung napanood nyo yung mga luma kong video. Familiar na kayo dyan sa paligid na yan. So dahil kasi pag dinire-diretso natin to, mapupunta na tayo dun sa Musashinita Station. Then pagkasakay natin dun, diretso na tayo sa may Kamata Station. And ang sabi sa akin ni tita, tatawid tayo sa kabila. So, antayin natin tong Tomas. Ayan, okay na. Okay, so ngayon, bibigyan na tayo ng ticket. English. Guidance will be displayed in English. Paano ba to? QR code, pass mo. Ticket. Yun. Ito. Ito. Ngayon, mag-aantay na lang tayo ng train. Okay, so nandito na tayo sa Kamata Station ngayon at sabi ng ate ko, magkita kami sa may Starbucks. So naglalakad ako papunta sa Starbucks. Hindi ko lang sure kung tama itong nilalakaran ko. So pagka di ko talaga nakita, magtatanong na lang ako. So ayun, nakita ko na yung Starbucks dito. Alright, so ngayon nakasakay na naman kami sa train para papunta naman dun sa Omori. At kasama ko ng pinsan ko, ayan si Ate Ann at yung boyfriend niya. Alright, so kasama na namin yung isang pinsan ko pa. At eto rin yung pinsan ko na pinahita ko sa inyo kanina. So ngayon pinapakita nila sa akin tong itong big. So anong meron dyan natin? Mga appliances, electronic, yan. Kompleto lahat yan, mga big camera, gamit-gamit sa bahay, meron. Itong anong gadget, meron. So yun, dito pala yung pinakabilihan nila ng mga ganyan. Ito yung Yurakucho. Alright, so nandito na nga tayo mga ipaf sa lugar kung saan marami itong mga pailaw dito sa may part ng Japan na to. Dahil magpapasko na, katulad na nakita nyo kanina, medyo marami din yung mga nagpipicture-picture dito, mga nagbibideo. Meron pa nagtitiktok doon kanina, so nakaka-enjoy lang makita. Then katulad nga nasabi ko kanina, mga pinsan ko yun yung mga kasama ko. So marami kasi kaming kamag-anak din dito. And matagal-tagal na rin nung huli ko silang nakita, parang mga bata pa ako. Pero bata pa naman sila mga ipaf, hindi naman sila matanda. So nung bata ako, bata rin sila nun, pero mas
malaki na sila sa akin. So sa tatlong linggo ko dito sa Japan, mga ipaf, ang talaga mga napuntahan ko lang grocery, since isa yun sa kailangan namin puntahan ni tita. And yung school ko, araw-araw pa balik-balik, pero after ng school, umuwi na ako. Then yun nga, yung katulad ng huling video na nakita nyo sa akin, na pumunta ako sa Tamagawa River, so doon na talaga ako laging tumatambay. So ngayon dito, at least nakakita na ako na mas maraming tao. Doon naman din sa lugar namin, matao din naman yun, pero unlike kasi dito talaga na nabuhay na buhay yung lugar. Then syempre, medyo na feel ko na rin talaga yung parang katulad doon sa atin na nakapag ganitong buwan, eh talagang Paskong Pasko na. Okay, so ngayon sabi ng pinsan ko, kakain muna kami. Alright, so itong dalawang pinsan ko mga ipaf, matagal na sila dito sa Japan eh. Ganun na kayo katagal dito ate? Oo, 12, mag 14 na yata, 14 years. Ako, ikaw? Ikaw. 16. So ganun na sila katagal dito. So meron ding YouTube channel si Ate Ella. So pwede nyo i-check yan. Ano pangalan ng YouTube channel niya? Ella in Japan. Yes. So ayan, ito yan nandito. So ilalagay ko rin yung link sa description box. So i-check nyo yan. Kasi nag-iikot-ikot rin siya dito sa Japan and pinapakita niya yung mga magagandang view dito. Alright, so dito mga ipaf, ang sabi ni Ate Epi, napakaraming magagandang brand dito, mga pangmayaman. So talagang dinadayo daw talaga tong lugar na to. Then medyo marami tayo nakikita nagbablog din dito. Ayan. Yung pagpapasokan December hanggang January, mayroong mga ilaw na ganito. Then after nung season na yan, wala na ulit yan. So parang normal na lang ng mga puno yan, teno? Oo, normal na puno. Tanggalin na nila. So, ano, tignan mo, nag-yellow na siya, diba? Pag ano niyan, mawawala na rin yung dahon na yan. Ah, malalagas oo, na. Oo, malalagas na yan. Magpo-fall. So yun nga, yung mga dahon na yan, dadating yung time na malalagas rin yan. Katulad ng pinakita ko sa inyo nung nandun tayo sa Tamagawa. So naubusan na ng dahon yun. Then, namumulaklak rin ba yan, te? Namumulaklak. Oo, namumulaklak. Ano mumulak? Ano ba yung cherry? Hindi ba yan? Ano mga hapon ba? Ah, hindi. Huwag ko na sabihin namumulaklak. Ah, sige. Edit out ko na lang. Statwa siya dito. Kaya siya may statue. Ano siya eh? Anong lahi ba niya? Half? Hindi siya half eh. Basahin natin dito. Ano siya? Nakapag-asawa ng hapon na lang yan eh. Alright, so ang oras ngayon is mag-aalas 7 na ng gabi. Pero makikita nyo, mas dumami pa yung tao unlike kanina. Noong una naming punta. Pero marami na rin naman kanina. Pero ngayon kasi, dyan sa mismong lakaran na yan, marami ng tao. And ngayon, papunta naman kami. Saan tayo papunta, te? Tokyo. Station. Ayan, so didire-diretso yun lang daw namin to. Diretso na yun sa may Tokyo Station. Okay, so may naitaw dito na malalaking ilaw. Ito ba itaw rin sa... Ayan, so nasa loob siya ng parang mall. Naalala ko na lang na magpapasko na may daan, nadaan na kami na isang bahay na may Christmas light eh. Wala kasi, pero, diba? Dati wala yan. Halos. Dati wala naman talaga nitong mga to. Wala yan, hindi mo maramdaman ang Christmas dito. Dito sa may side na ito mga ipaf, ayan makikita yung background nila kapag ka nag-photoshoot ka dito. Then ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nang galing. So doon naman tayo nang galing kanina. Yung nakikita nyong parang gusali na yan is yan yung Tokyo Station. Makikita natin hanggang dito meron mga nagpi-picture-picture. Kasi ang ganda naman talaga tingnan. Ayan. So buti na lang dumaan pa kami dito sa tanawin na to. Kasi lalo na sa personal mga K-pop, napakaganda niya titigan. So kukuhaan ko pa ulit siya para mas makita. Ayan, so meron pa nakakimono dito. So yung mga nagpa-photoshoot din yan. Ayan naman meron parang ditong mga prenup or pang-wedding. And ayan, syempre yung mga pinsa ko, picture-picture din dito. So ngayon naman, papasok na kami dyan mga ipaf. Sabi ng pinsan ko, dyan na rin kami sasakay. Pauwi dyan sa Tokyo Station. So habang lumalapit tayo dito, mas lalong gumaganda tingnan. So ipapakita ko na lang sa inyo. So tulad nga na sabi ko dun sa last video natin, yan ang talagang kaya kong i-share sa inyo lahat ng mga lugar na magaganda dito. Para sa akin, kahit mga simpleng lugar, katulad na ito mga ipaf, Tokyo Station yan na parang lumang gusali na siya. Sabi sa akin ng pinsan ko, ayan na talagang itsura niya. Then minimaintain na lang yan and nire-renovate nila para ma-preserve yung mismong design or style niya. So dito sa may side, ipapakita ko sa inyo, meron tayo dito makikita mga numero.
And sabi ng pinsan ko, yan yung countdown para sa Olympic next year. Dahil nga hindi siya natuloy, na-cancel. Dapat this year kasi dito sa Japan gaganapin yan. And dahil nga sa nangyayari sa mundo natin ngayon, na-cancel yun. Pero eto na yung countdown nun para sa susunod na taon. Alright, so palagay ko masyado ng mahaba itong video na to. Kasi ang dami ko na naipakita sa inyo. So kung halimbawa meron pa ako makuhaan dito na magaganda, hatiin ko na lang sa dalawang video to. Kung hindi naman, siguro dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe!